saan mga sir, mga host, so andito po naman tayo ngayon bago kami i-discuss po naman sa inyo ang ating pag-aralan. Pero bago yan mga host, magpakilala muna ako. Ako si Sandro Kim Patrick, amin si online class, Kundan School, Ecotech Center, amin teacher sir, Roswe Manicosio. Ang aming qualification mga sir is iPhone and iPad for maintenance. So, ang ating pag-aaralan ngayon mga sir is about resistor. So, what? Ano nga ba ang resistor mga sir? Wow! Ang resistor natin is a device that control the current flow in circuit. So, what's na may resistor ng ating board? So, maganda yan mga sir. Kailangan meron sapat na value yung resistor na ilalagay natin sa board para hindi siya masunog. Halimbawa, nag-simple tayo ng isang unit, isang cellphone, isang ampli. So, kailangan kung anong nakalagay doon natin plus sa isang diagram, yun ang ilalagay natin. Huwag natin lang nandiyan ng mataas na value o mababa. Alright, so, pupunta naman tayo sa resistance. Ano nga ba ang resistance? Kailangan niya ang tamang resistance ng isang circuit. So, like si for example, 10 resistance, 10 ohms. So, yung 10 ohms na yun sa diagram, yun lang ilalagay. Mga sir, what is the graphical symbol of a resistor? So, ang ating symbol, mga sir, so, dali lang yan ma-identify natin sa isang diagram. Once na ang ating resistor, ganito yan mga sir. I-dundro ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano. Ang ating resistor. Ganyan na siya ang kanyang appearance, physical appearance. Yan. Oh my God! Ganyan sa mga sir, resistor. Wow! Yan, meron din siyang ibang isa physical appearance. Ganyan. Ganyan, alright. So, understand bang sir? Yan. So, continue tayo sa pang-apat na ating itatakot sa inyo mga host. So, kaya kami ngayon, nagtatakot. Para sa ating ito yung taas sa number 4, which alphabet character denotes resistor. So, yun naman malalaman natin isang resistor sa diagram o sa board o dito sa board ng cellphone. Meron siyang nakalagay na R. Pag ibig sabihin ng R, resistor, common na yan sa atin lahat mga technician. So, kapag ibang nakalagay, C, capacitor yun, Leo resistor. What? Alright? So, what the fuck? Continue tayo mga boss. Number 5 tayo. What is the function of the resistor? Yun na, function naman ang pinag-uusapan nito mga sir. So, kailangan aram natin as a technician yung function ng resistor kung bakit meron siya sa isang diagram o sa isang board. Isang layout na bagong board. Alright? So, once na meron yan mga ang kanyang function is to decrease the current flow. So, yun dito ang sinasabi is to decrease the current flow. Yun na nga mga sir, kawan is na meron ng resistor, hindi siya basta-basta na diretso sa isang chip, sa isang IC. Wow! Kapag may resistor, like say, for example, 12 volts. So, kailangan yung meron siyang dadaanan, yung 12 volts na yun, meron siyang dadaanan na isang doon kukontrolin yung kuryente na pumapasok ng 12 volts. So once na dumaan siya doon mga boss mga sir, bababa na siya papunta doon sa nangangailangan ng multahe. Like for example, 5 volts doon. Kailangan 5 volts ng out niya doon papunta. So kailangan meron siya resistor. Once na wala siyang resistor, 12 volts siya. Tumakali, parang continuity lang yun. Kung wala siyang resistor. Alright? What? Ayan. So, continue tayo mga sir. What is the unit of the resistor? So, madali lang mga boss. Mga sir, ang unit ng resistor, malalaman mo yan sa diagram o sa isang isang board. Yan, once na mayroon siyang ganyan. Ganyan yung kanyang appearance, yung ohms na yan. Yan ah. Ayan siya mga boss. Alright, proceed na tayo mga sir.
So, what is the power rating of the resistor? So, ang power rating ng ating resistor, mga sir. So, watts? So, pero sa tayo ngayon, sa cellphone tayo, maliit kasi yung resistor natin. Sinabi ko sa inyo, itim siya sa taas, sa gilid. Okay. So, once na kanyang value, ang kanyang appearance na power rating watts. So, depende sa... Pero kasi sa cellphone naman ito, siguro 1 port lang watts dito. So, what? 1 lang port sa watts. What the fuck? Same. Alright, mga sir. Number ito tayo. So, what does the SMD resistor look like? So, yun na. Looks like. So, malalaman natin yung resistor, mga boss. Sabi ko sa inyo, once na resistor natin, i-demo sa inyo. Ayan. Yung resistor natin, ganyan yan mga boss. Ayan. Dinimo ko sa inyo. Sulat natin. Ayan. Ganyan yan siya. Mayroon na isa dyan. Yan sa taas yan mga boss, dyan nakalagay yung code. Yan itim yan dyan din sa gilid. Ay, sa gilid. Puti yan. So yan ang malalaman natin nga resistor yan, hindi siya kapasitor kasi kulay itim yung taas sa gilid, puti. Alright. So, yun naman tayo. Pupunta naman tayo mga sir sa dito sinasabi nga dito mga sir sa atin tiniknot. What? Unapparent black. Unappears black from top. So, yun nga sa taas nga itim. And the button is the white. Yun. Makalaman natin ang resistor nga yun. Yung nakalagay sa may board, motherboard. Alright. Wow! So, mga boss, didemo ko sa inyo naman kung paano malalaman natin yung capacitance o value ng isang resistor. Alright. So, hanap muna tayo sa ano. Like, nag-sample muna tayo para maunawaan yung mga sir. Ayan, meron tayo dito ang sample mga sir. Ayan o. What? Ayan, 444 times 10, so the power of 4. Katatanga kayo kung bakit 4, kasi ang pinabasihan natin once nasa code ng resistor mga sir, 4, yung dulo 4, ibig sabihin 4 na 0 yan. So, false na yan, 440,000 ohms, alright? Wow! Yan mga sir, ohms. Ohms. Yan. So, kukunin naman natin yung kanyang kilo ohms. So, kukunin tayo yung kilo ohms. 440 kilo ohms. Yan. Yan yung kanyang value. Yung kanyang resistor, resistant, alright. So, like for example, mga sir, 2 kilo ohm, equivalent to 2 kilo ohm, equivalent to 2,000 ohms. Ayan, ayan, mga sir, 2,000 ohms. Kasi ang ating times 10 ulit. 920 times 2. Ito yan. Kasi ito doon yung dulo. Para sa mga kanina kasi 4 digit lang ito. Ito. Alright. So, equals to 992,000 ohms. Yan.
92,000 ohms yan. Wow! So, kukunin naman natin yung kilo niya, kilo ohms. So, naging kuha na siya, 920 kilo ohms. Alright? Ayan o. 920 kilo ohms. So, dito naman tayo sa pangatlo. Meron, nagtataka kung meron sa R sa gitna. R, ibig sabihin, ohms na siya. Yo, pag 0 na yan mga boss, 0 ohms na siya. Ayan o. Yan, pag 0 yung naridig natin yung kanyang resistance, 0 is 0 ohms na din yan. Pag once na 0 R22, tandaan nyo lagi kapag R, point siya. Point 22 ohms. Number 9 tayo. Sa panglas na tatakin ko sa inyo. Alright. Number 9 natin na question. Facts about SMD resistor. So, yun, pupunta na tayo sa mga facts kung anong mga facts nito. Resistor never gets short. So, yun, nakalagay dito sa ating pinag-aralan, never short. So, hindi siya mag-short. Once na may resistor yung isang ating motherboard. Siyempre, ang kanyang current, once na dumadaloy sa pupuntan IC o sa power supply, meron talaga siyang nakabang na resistor para i-control yung pagdaan ng supply. Like si, for example, yung ang pasok ng current is 24 volts. So, kailangan meron siyang isang dadaluyan na may resistor para kontrolin, para po maging magbaba na siya, maging 12 volts o 5 volts, 6 volts. Alright, nanawa niya mga sir. So, pupunta tayo sa pangalawa. Resistor can be open. So, na-open yung resistor once na nasusubraan tayo paggamit ng isang gadgets, na-open siya. Siyempre, nakababad yung ating sa charger. Minsan, siyempre, hindi maiwasan na sisira yung resistor natin o open. So, once na masisira yan o masusunog, kailangan natin palitan kung anong nakalagay na value. Yun din yung ilalagay natin na value. Tayo pwede maglagay ng mataas o mababang value. So, hindi yung gagana yung isang board ng cellphone natin o anuman ginagawa natin ng motherboard. Alright? So, continue tayo mga sir sa pangatlo. Value of resistor can be high yun. So, sinasabi dito, ang minsan yung resistor, tumataas yung resistance. So, kailangan pag tumaas ng resistance sa value na kanyang ino-offer o rating, like si sample, 1K. So, tumaas na siya, naging 1,100. So, ibig sabihin, nag-high na siya, tumaas ng value. So, kailangan nang papalitan na natin ng bago yan para maibalik yung kanang ang tamang resistance ng value ng resistor. Alright? So, sir, continue tayo. Dito na tayo sa resistor is available with or without coil. So, kalimitan mga sir, yung isang resistor, makita natin sa dito sa my board, minsan, wala siyang nakalagay sa taas na coil. Yung number nga, kanina sinasabi ko sa inyong coil. Kalimitan yan sa walang number sa iPhone yon. So, makikita lang natin yung kanyang value ng resistor sa diagram. So, susilipin natin siya, isusort natin siya. Alright, so yan ang sinasabi ko sa inyo kanina, yung code na yan. Yun dito yung resistor na yan. Dito sa taas yan nakalagay yung mga code. Yan, like si, for example, ito 8,220. Yan ang code niya. So may value na siya nakalagay dyan. Alright, so palimitan sa mobile phone, meron yan. Pero pag sa iPhone, ito na simple na yung code. Alright. Dito na tayo mga mostly resistor without coil are used in mobile phone yun. Sinasabi ko sa mobile phone na yun. Walang codes. Tulad na iPhones. Alright? So ngayon, tatapos na tayo sa ating pinag-aralan sa resistor.
Ayan, sa akin natutunan once na as a technician, kung madali natin ma-re-repair, matutrouble o magagawa yung isang unit once naaram natin yung value ng isang resistor, kung ilang resistant yung panagal sa loob, ano yung lalagyan natin yung time na taas at mababa para magawa natin ng mabilis. Alright, so ang akin naman na ang naging advantage nito sa akin mga sir, nalalaman ko kung ano yung kanyang sign o symbol ng resistor sa isang board. So, dati ko, mabilis ko siya mapalitan. Siyempre, once na may sign siyang resistor yun, hindi tayo magkamali. Saka, siyempre, maging aware tayo sa ating pinag-aaralan sa lahat para tayo kumita sa ating shop. Alright? Wow! So, ayan mga sir, hanggang dito na lang akin pag natakal ng aming assignment sa about sa resistor safety. Alright? So, ayan, maraming salamat sa panonood. Kung bago pa lang sa aming channel mga sir, mga boss, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe.